So welcome back sa inyo mga kaibigan at ngayon nandito po tayo sa ating panibagong video which is ang noong hindi pa sikat si Flow G. So ang video na to ay gawa ni Cyberflex mga kaibigan at kung di pa kayo nakasubscribe kay Cyberflex, mag-subscribe na po kayo. At syempre dito sa ating channel at ito ang kanyang biography noong panahon na hindi pa siya sikat. So sabay-sabay nating alamin yung kanyang buhay noong panahon na yon. And 3, 2, 1... let's go! Si Archie De La Cruz o mas kilala sa pangalang Flow G ay ipinanganak sa Purok 11, Sitio Masagana, Alabang, Muntinlupa. Okay, kaya pala sa kanta niya, Batang Alabang, no, mga kaibigan. No? Yung Batang Alabang, di lumabas na nagabang? Abang! City. Noong taong 1996, August 15, siya din ang anak ni Ray De La Cruz at Rachel De La Cruz at pangalawa naman sa tatlong magkakapatid na sina Raymark na panganay at Rachel Leia na bunso. Bakit ganun yung mga pangalan ng kapatid niya? R tapos siya lang yung ano, no? Ah, R din pala siya, Archie, no? Okay, okay, okay. Pero bago natin ituloy, bakit nga ba Flow G? Pero Archie, pero A, no? G, ang ipinangalan ni Archie sa kanyang sarili. Bakit Flow G? Ah, kasi po, sarap po, meron po akong ginagawang mga sarili kong flow na parang para sa akin, ito yung way ko na pag-i-express ko ng rap sa sarili kong mga tuldok, sarili kong mga kuwi. Style. Year 2014, sumali si Archie sa iba't ibang rap contest hanggang sa makadaupang palad niya na nga ang grupong X-Batalyon na pinamumunuan ni Boss One na mas kilala ngayon sa pangalang Honcho. Kung gusto mong makinig, gumadang ka matulala dahil ako na aming karapatang magsilita. Ipapaliwanag ko na yung karanasan ko labas sa mga taong magagaling magsilita. So itong palabas na to mga kaibigan sa ano to, ya? Magpakailan man to mga kaibigan. Matagal na panahon na itong nilabas mga kaibigan. Okay na yun, okay na. Lahat ay. Ito number ko. Text mo ako kung gusto mo yung driver. Maraming salamat. Boss One. Ilahal ay title. Flow G RT. Year 2015, mas lalo pang umusbong ang rap career ni Flow G sa XB at nilabas ang isa sa mga nauna niyang track na pinamagatang Flow Dope MC. Life na akin na to, sa ayaw yun sa gusto. Sige na magsiluhod, sumunod ang lahat kung ayaw yung malumpo. Kalkulado ko na ang galawan sa larangan, di mapapahinto. Year 2016 naman, mas nakilala pa ang pangalang Flow G at ang grupong XB nung pumutok ang kantang Rich Kid. Ito mga kaibigan, ng panahon talagang usbong na usbong talaga tong kanta na to. So talagang marami rin nakakaalam ng kanta na to dahil pinapatugtog to sa kalsada mga kaibigan ng panahon na yun at usong-uso to nun mga kaibigan, naalala ko pa eh. Tila marami nga talaga nakarelate sa kantang ito, kaya hindi na katakatakang kung saan-saan mo itong maririnig. Tapos ito yung uso pa yung ano mga kaibigan, yung Musical.ly, no, mga kaibigan. Noong panahon na to mga kaibigan, at doon ko rin narinig yung unang mga kanta ni Skastakli at ni Flow G nga. Sa Musical.ly dahil ito ay ginagalang gano'n. Alam mo yung parang TikTok, pero yung TikTok kasi ngayon medyo pangit-pangit na yun. Hindi naman sobrang pangit, pero mas maganda pa rin yung panahon na yun mga kaibigan ng Musical.ly days. Puta sila dapat dinidis ni makagago. The Dynamic Duo. After nito, nagsanipwersa na nga ang dalawang infamous na grupo ng X-Batalyon at OC Dogs na kinabibilangan naman ni Skastakli na kinalaunan nga ay naging best friend ni Flow G. Nung ako bata pa nung ipapasok ko to sa Facebook, visit ko. Naalala ko rin dati mga kaibigan nung una ay gumagawa pa tong X-Batalyon ng ng mga memes mga kaibigan, yung mga parody. So napapanood ko din yun ng mga panahon na yun. At ngayon na focus talaga sila sa kanilang career mga kaibigan. Upgradable na talaga sila ngayon mga kaibigan. Salika. Kaulay, sumtumo sa ngipin. Una silang nagsama sa kantang Sa Una Ka Lang Magaling na naging hit song din. Ayan mga kaibigan, isa pa to sa laging pinapatugtog talaga mga kaibigan. Kahit anong session pa yan mga kaibigan, talagang kapanahunan talaga nila to na laging pinapatugtog yung mga kanta nila. At marami pang mga issue na mga nakawan na ito mga panahon na to eh. Kung pakedi mo na mararanasan ng romansan sa lise, pero iba ka sa lahat na nakilala ko, wala ka ng kasing kami. Pagtapos nga nito, agad-agad the same month, nakagawa agad ng kanta ang mag-best friend na Skastakli at Flow G. At ito na nga ang Tagalog version ng kantang pinamagatang
Panda. Pitpita na ba na bayag? Sige, palag to. Baka di kayo na-inform. Ito, mga kaibigan. Million views din talaga ito, mga kaibigan. Sobrang solid din ang kanta na ito, eh. Halimaw na yung batang uhugi na dati niyong in-ignore. Dapat kilala mo na pangalan ko. Teka puta, pare, ba't ang yabang mo? Dapat puta, matigas sa pangarang mo. Year of X Battalion. Year 2017, sinakop na nga ng tuluyan ng X Battalion ang music scene sa paglabas ng apat na sunod-sunod na hit songs nila na Come With Me, Beautiful, Need You, at ang kanilang monster hit na pinamagatang Hayaan Mo Sila. Ngayon yung ano, nagka-issue talaga ng napakalaki yung Hayaan Mo Sila kasi ayun talaga yung pinaka nag-viral hit song talaga nila, mga kaibigan, no? Hayaan mo sila, hayaan mo sila. Ito na nga siguro ang dahilan ng biglang pagbulusok ng grupong X Battalion. Naging controversial pa nga ito dahil sa tila masamang pag-iimahe nila sa mga babae. Dahil according nga sa kanta nila, eh, sabi ko naman sa'yo, lahat ka naglolongko. Well, for me, isa lang naman itong anti-simp na kanta. Pero guess what? Pumalo lang naman ito ng 100 million views. Year 2018, tila hindi pa din nagpaawat ang grupong XB at OC Dogs at nagpaulan muli ng mga bagong hit songs tulad ng South Boys at Mahirap Na. Dahil nga sa sobrang benta nila sa masa, ay na-feature din ng grupong XB sa magpakailanman, siguro para na rin mas makilala sila ng mga tao. At wag ka, naging parte din sila ng official soundtrack ng Victor Magtanggol na kinabibidahan ni Alden Richards. After nito, nilabas din nila ang kantang Follow My Lead kung saan unang nagkatagpo at nagka-developan sina Pastillas Girl o Angelica Jane Yap at Flo G. Saan tayo unang nagkakilala? Sa Follow My Lead, no? Oo, oh, Follow My Follow Lead. My Lead. Ulitin mo yung mga sinabi mo sa akin. Ulitin mo, sige. Manyakis ka, eh. Sabi ko, hi, Pastilla. Bait niya pa, eh. Sabi niya, hi. Sinabi ko, eh, ganda ng kaha mo. Wow, music video lang, eh. Ang galing mo, ginawa mo na. Hanggang sa inalabas na nga ni Flo G ang isa sa mga nauna at kauna-unahang solo hit song niya na pinamagatang Nagyan Agad Ako. At pinalo up na naman nga ito ng isang monster hit na naman together with OC Dogs sa kantang Pauwi Na Ako. Another 100 million views? Seriously? 2019, after ng sunod-sunod na guestings sa iba't ibang shows, ay naspatan nga ni Miss I.I. De Las Alas ang grupong X Battalion at nakagawa pa nga ng isang pelikula na pinamagatang Ayan, itong palabas na to, napanood ko to, mga kaibigan. Pero para sa akin itong palabas na to, ay okay lang naman, sakto lang naman panoorin, mga kaibigan. Wala naman masyadong iba. Okay na okay lang din naman, di naman pangit, di naman maganda. Sakto lang talaga, yung normal lang. At nakakatawa rin, mga kaibigan, goods na goods din. Maganda rin yung vibes nila doon. Sons of Nana Isabel. Justin Bieber! Huh? Akong ina nyo! Ina mo lang? Siyempre, ina mo rin. Respect Earning. Gumawa nga ng comeback ang grupong X Battalion sa kantang Pakinabang. Isa ito sa mga naunang seryosong topic kumpara sa mga nauna nilang kanta na more about girls, party, etc. Itong kanta din na ito ay isa sa mga dahilan upang maging tagahanga ang mga dati nilang haters. Bago magtapos ang 2019, mas nabigyan pansin pa nga ang husay ni Flo G sa kantang pinamagatang Titig. Partida kasi wala si Skastakli dito at ibang members ng X Battalion, pero nakuha itong buhati nina MC Einstein, Yuri Dope, Jackpot at syempre si Flo G. Minsan niniisip ko na wag na lang kaya, kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. Marahil isa din ito sa dahilan upang makuha ang atensyon ng isang batikan at respetadong rapper na si Glock 9 noong taong 2020, dahil nga dyan ay ginawa siyang featuring nito sa kanta niyang Halik. Salamat, salamat. Kung hindi ka nga fan ni Flo G, marahil dito mo nga una masasaksihan ang side niya na pagiging lyrical, dahil nga sa kanta na to ay nakuha niya ang respeto ng ilang rapper at syempre pati na rin si Glock 9. After nito, nagbagsak si na Flo G ng dalawang hit songs during Love Month sa kantang Araw-Araw Love, featuring syempre ang eb-eb niya na si Pastillas Girl. Sunod agad kasi yung kapalit, kikis mo sa bayhan. Huwag kang baspos! At with X Battalion naman sa kantang Bounty. Hey, see that? See that? The Great War Begins.
April 2020, biglang naglabas ng diss back si Flo G patungkol sa mga katunggali niya sa eksena sa kantang pinamagatang Ann Lee. Matagal na panahon ko nang gusto mga labit, kaso iniisip po may bata na nakikinig. Maraming nga nagulat sa biglang pasabog na ito ni Flo G. Tama, kahit ako nagulat din, napaka-abangis din talaga ng binibitawan niya. At alam ko ang kasagutan niya rito si Death Threat, mga kaibigan. Take note, nag-hit. Ay, Six Threat pala, sorry, Six Threat. Pa rin ito kahit isa itong diss track. Hanggang sa nakuha nito ang atensyon ni Six Threat na isa sa mga pinatamaan niya. At syempre, bumawi ka agad ito ng diss back na pinamagatang Expired. Ayan, napahinggan ko rin yun, napakabangis din ang bitaw dyan ni Six Threat eh. Agad-agad naman ito ang kinontra ni Flo G gamit ang kanta niyang Pasaload. Tapos nagrebat ulit din si Six Threat, tapos din na nagrebat si Flo G dyan para tumigil na ano, mga ibig. Pero agad din itong sinagot ni Six Threat sa kantang 2G. Dito na nga nagtapos ang kanilang digmaan at hindi na nadugtungan pa. Pero dahil nga sa napakainit nilang duelo ay marami pang na-inspirang rappers at nakisali. Ayun no, sila, ayun yung mga panahon na marami talaga nakisali ng mga ano, yung bosses minions pa sila, mga kaibigan. Yung ano, yung inipit na ano, so yung ano, yung chipmunks yan, sunod-sunod yun sila eh. Gulo, dahilan upang bumalik nga uli sa uso ang distrakan. Aside from that, umani nga ng respeto si Flo G both mainstream and underground scene. Galing nun. Ang lakas nun. Almost magdadalawang minuto yun na dire-direcho. Dahil sa pinakita nitong tapang at usay against Flip Top isa buhay champ lang naman na si Six Threat. Bago matapos ang 2020, naglabas na naman ng panibagong hit ang XB sa kantang Bahala Ka, na sequel nga ng hit song nila na Titig. 2021, nagtuloy-tuloy pa din ang rap career ni Flo G at napasama sa kantang Where You From, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong irepresenta o ipagmalaki ang sariling hood niya. Legacy cemented. Biglang nagkaroon ng unexpected hit comeback ang grupong X-Battalion sa kantang pinamagatang Yearly, kung saan ipinamukha nila sa mga katunggali o haters nila kung paano nila pinayabong o mas pinalakas pa ang hip-hop scene taon-taon. After nito, nag-reunite muli si Flo G at si Glock 9 sa kantang Ibong Adarna. Yan, solid din yan. Ito nga pala ang Cyberflex. Kung nagustuhan. So ay mga ibigyan, bali tapos na po ayong ginawang video ni Cyberflex. So shoutout ulit kay Cyberflex. At bali ayun mga kaibigan, na marami tayong natutunan about sa buhay ni Flo G noong mga panahon na nagsisimula pa lang siya at noong mga panahon na hindi pa sila sikat, mga kaibigan. So napakagandang istorya yon. At salamat sa biography Cyberflex at sa iyong matinding research, mga kaibigan, no, para sa video na yan. At dahil dyan may natutunan kaming mga supportive viewers mo at syempre ng Flo G and X-Battalion, mga kaibigan. So ayun, kung ikaw ay mayroong comment, mga kaibigan, na mag-comment ka lang po dyan sa baba at babasahin ko po yan, mga kaibigan. At ayun, marahil dito ko na po tatapusin yung ating video. At kung ikaw ay bago lang dito sa ating YouTube channel, huwag mo naman kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At syempre hit notification bell para ikaw ay lagi updated sa ating every video. At ayun lamang yan, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang. Dura, straight up, peace. See you on the next video. Let's go. Wiki, wiki, wee.